Yo, what's up guys? Dr. Vinci here. Very good morning sa inyong lahat. For today's vlog, ito na isa sa mga hinihintay kong araw or panahon na mapalitan etong front suspension ko. Ang taga ko na hinihintay na ito mangyari kasi etong front suspension ng aking Yamaha Aerox, sa totoo lang, napakatagtag! Yung tipong dadaan ka lang sa mga luba, kala mo kung ano-ano nangyayari sa kamay mo. Ang worst pa, konting butas lang pag napadaan ako doon, feeling ko magbabasag yung mags ko kasi may kumakalampag sa loob. Hindi ko alam kung ano yung kumakalampag na yun. Sinubukan ko na rin iparepack etong front suspension nito guys, pero sadly hindi kinaya ng repack kasi may ginawang modification yung first owner ng Aerox na to sa suspension niya. Parang sinasabi nila yung magic lowered ba yun, na parang may pinutol na spring, parang ganyan. Eh ako kasi talaga ayoko yung nagmo-modify sa front shock eh, unless kailangan ko na talaga siyang iparepack, ipaayos ganyan. Pero yung parang modification na may puputulin, may tatanggalin, may sisirain, hindi ko talaga trip yung ganun. Mas better pa para sa akin yung bibili na lang ako ng panibagong shock kesa may paputol ako, may pa-modify ako, etc, etc. Kaya eto, pupunta tayo kay La Boss Mark para bumili JVT front suspension for Yamaha Aerox 155. Yan, eto talaga isang target ko para sa akin Yamaha Aerox. And yan, unti-unti na natin nakukuha, unti-unti na natin matutupad, unti-unti na natin makakamit ang tamang setup na na-target ko dito sa aking Yamaha Aerox 155. Mamaya pakita ko sa inyo guys kung ano itsura niya. Punta lang tayo kay na Boss Mark. Balitan ko kayo after makakabit kung kamusta yung performance niya, kamusta yung play niya, kamusta siya compare sa current settings ng aking front suspension ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na napakatagtag kapag dumadaan sa mga sementado kasi ang pad ng rebound na front suspension ko ngayon. Kaya yun, excited lang ako makuha na natin yung shock para makabit na dito sa aking Yamaha Aerox. So, makita ko rin sa inyo kung itsura nung shock na yun. Yan guys, malamit na tayo kay Boss Mark dito yan sa Patiparan das Marinas, Cavite. Tignan natin kung ano itsura nung front shock na yun para mapakita ko sa inyo. Ayan guys, ayan, may mga riding gears star center, and then yan yung mga parts niya. Yeesh! Yan, ito. Ito. Ito yung adjuster, ito yung adjuster, no? So, preloads yan. Tapos, ito yung keychain mo. Ah, ito yung pang-adjust? Yes. Ah, okay. Kala ko gagamit pa ako ng so, mahabang alin. Left and right na lang yan. Ganun. Pag pa-left, pampalambot. Yes. Pag may, di ba may nakalagay siya positive. Okay. Saka negative. So, bawas, plus. Saka minus tagda, ano, minus ang... Bali, may ano na rin niya, may oil na rin sa loob. May oil na to, cutting na to, pwede na gamitin. Ah, bali, ano na, salpak na lang. Tapos, yun yung maganda nga, ikaw na magtitimbla. So, inegative mo muna siya lahat, or tapos, kung positive mo lahat, tapos i-ride mo, and then, timbla. Pero sa iba pang JVT na ganito, may ganito na rin ba? Adjust yung mga before, nung unang-una pa, wala pa. Ah, wala. Pero ngayon, lahat ganito na. Ah, nice. Oh, so, even madali yung, kasi. Ito kasi, meron kasi itong, ano, may T-pose. Pero ito kasi yung way, ano lang, na front shock lang. Pero kasi, pag nag-T-pose ka, medyo mas malaki na kasi yung, ano niya, mas malapad na siya. Tsaka, may nabasa rin kasi, aangat daw ang harapan? Dahil siguro, pag nag-T-pose, siguro. Pag nag-T-pose, okay. Kasi lalaki eh. So, okay, possible umangat talaga. Ah, sige, sige, sige. Ayos, gandong. Gandong quality. Tapos, mas taba siya compare sa stock, no? Oo naman. Kasi para kaya niya yung ano, yung weight talaga. Mas malaki yan, literal lo. Kaya nga, taba. Compare sa stock eh. Saka to. Ito nga yung ano pa, inner. Kaya may ganito. Gets mo? Oo. Kasi malaki na yung... Yung diameter ng ano. Ngayon, kaya nagganyan. Di ba kadalasan yan, diretso lang. Mm. Ngayon, nagliit kasi mas malaki na nga. So, okay. So yung weight, mas kayang-kaya na ngayon. So, ibig sabihin, saan ikakabit sa T-pose yan dito? Dito, siyempre. Ah, okay. Diyan yan, actually dito yan kasi tornillo yan dito, di ba? Tornillo, tapos tornillo iibiti na kaya. Nice, okay. Habang nakakabit pa itong stock shock, pakita ko muna sa inyo yung tsura ng stock shock ngayon. Di ba? Eh lang siya. Ito yung JVT. Compare natin kung gano'ng kataba. JVT shock. Oh. Grabe. Mas mataba oh. Ang laki ng difference. Oh. Di ba?
So yun guys, mukhang tigre ngayon, no? Dahil nandito na ngayon tayo kalabas Mark ulit. And yun, nag-iba na rin ako ng outfit. Shoutout Mitas para sa aking riding jersey. So yun, nandito tayo sa Mitas Star Center by Boss Mark. Ito yung riding gears. And ito naman yung mga motorcycle parts and accessories. Ngayon, yan, ipapakabit na natin yung ating front shock na JVT dito sa kanila, Mitas Star Center. Kasi meron naman mga mechanic dito. At eto na nga guys, kinakabit na yung front shock sa aking Yamaha Aerox 155. Buti na lang din dito sa Mita Star Center by Team Mark is meron na mga mekaniko. Kaya napakadali na lang magpakabit ng mga parts na bibili nyo sa shop ni Boss Mark. And as you can see, napakaingat nila when it comes to removing the bolts, removing the tires, removing the fenders, etc. etc. Kasi quality rin talaga ang magawa dito sa Mita Star Center by Team Mark. Ayan, ikita nyo, tinatanggal na nga pala yung front shock ng aking Yamaha Aerox 155. Pero habang kinakabit itong front shock dito sa Mita Star Center by Team Mark, itour ko muna kayo dito sa shop ni Boss Mark. So as you can see guys, ito nga pala yung isa sa pinakamalaking shop dito sa Cavite. Ito yung Mark Motorcycle Parts and Accessories. Ang unang bubungan sa inyo is itong mga available na oils nila. And dito ako bumibili ng oils para sa aking mga motorcycle. Like for example, si Bathina, Zeke oil ang gamit ko. Kay Raider and kay Gigi is Kicks. Kay Roxy is RS8. And yes, meron available dito kala Boss Mark. And yan, meron din mga muffler na mapagpipilian at iba't ibang klase pang parts na pwede nyong makita dito sa Mark Motorcycle Parts and Accessories. And to be perfectly honest guys, isa sa reason kung bakit hindi na ako pumabalik ng Caloocan kasi nandito kala Boss Mark yung mostly nang hinahanap ko na motorcycle parts. Kasi parang Caloocan na to ng Cavite. Kasi when it comes to parts, when it comes to accessories, halos nandito na lahat. Especially yung mga Thailand. Ayan, may kita nyo, meron mga lightened parts dito. Meron mga carbon, merong JRP, at kung ano-ano pa ang klaseng motorcycle parts na hinahanap nyo. Dito lang yan, sa Paliparan Dasmariñas, Cavite, Mark Motorcycle Parts and Accessories. Check nyo na rin yung Facebook page nila. Nandiyan sa description box yung link. Kaya kung naghanap kayo ng mga motorcycle parts, ayan, message nyo lang sila. Nung binalikan ko nga pala yung ginagawa ng mekaniko sa aking motorcycle, at sabi sa akin ng mekaniko na yung brake pad ko daw is palitin na. Buti na nga lang din, nandito tayo kala Boss Mark para makabili rin ng brake pad. Kasi kung lalayo pa tayo, eh napaka-hassle nun. Kaya, ayun, one-stop shop talaga dito sa Mark Motorcycle Parts and Accessories. Nung nakabit na nga pala yung shock guys, pinatesting ko kay kuya ang mechanic para mapakita ko sa inyo yung play ng front shock. And makikita nyo dito sa video na to, smooth na ang kanyang pag-play ng suspension, which is yun ang hinahanap ko sa motor ko. Just then. So ito na pala guys, nakakabit na yung JVT suspension sa ating Yamaha Aerox. Ayan. Tulad na napakita ko sa inyo, mas mataba siya compare sa stock. And then ito, plug and play lang siya sa stock T-post ng Aerox. Pero may nabibili rin naman na JVT na T-post. Hindi ko nabinili yon kasi suspension lang naman ang kailangan ko. Meron siyang indicator. Ayan, kung saan yung play niya. Na kapag naglalaro yung suspension, hanggang dyan lang yung balik ng shock. Tapos gold plated. Hindi ko lang sure kung mag-fade dyan katagalan. Sa taas, meron siyang adjuster. Pwede mong ma-adjust yung play ng front suspension. Magandang benefits yan, lalo na kung nasa racetrack ka. Kasi sa racetrack, isa sa pinaka-importante yung play ng suspension mo. Kasi pag matigas ang suspension, may mga corner kasi na dapat malambot lang, dapat tama lang, dapat matigas ang suspension mo, etc. etc. Kaya maganda, on the fly, pwede mo siyang i-adjust. Pero sa akin, hindi ko pa na-adjust yung suspension nito. Pero napakaganda na ng play niya. Ang smooth na ng play when it comes to bumps. Ang smooth na ng play pag dumadaan ako ng humps. Ang smooth na ng play kapag napupunta ako or napapadaan ako sa mga konting butas o maliit lang na butas. Compare sa stock na suspension na kada dadaan ako dun, eh parang may kumakalabog, parang may umuuntog, may lumalagato. Isa sa mga gustong-gusto kong upgrade sa Aerox ko, it's etong front suspension niya. Yun nga lang, hindi ko pa siya natatry sa cornering guys. Siguro ibang vlog na lang yon. And again guys, available itong JVT suspension kaila Boss Mark dyan sa Mark Motorcycle Parts and Accessories. Hindi ko alam kung magkano yung presyo as of this date, pero ilalagay ko na lang sa screen. Ayan, yan yung presyo niya. Kaya check nyo na lang kung naghanap kayo ng front suspension netong Yamaha Aerox. Hindi ko rin sure kung pwede ito sa NMAX, pero yun nga, plug and play siya dito sa Yamaha Aerox version 1 and
version 2. Maraming salamat, Boss Mark, para sa front suspension, sa pagkabit ng front suspension nitong Yamaha Aerox. And yun nga pala, no? Medyo tumaas yung harapan nitong aking Yamaha Aerox. Dati kasi sa stock, parang medyo lowered siya. Eto, konting taas siya. Actually, mas naging relax pa nga yung riding posture ko compared dati na medyo nakababa yung front na handlebar. Special thanks na rin, Spider Philippines, para sa aking Spider Reboot na half-face helmet. Yan, napaka-fresco, napaka-comfortable, very affordable price. Shoutout din, Mitas. Mitas Tires, para sa aking Yamaha Aerox Tires. Sticky Zone sa decals ng aking Yamaha Aerox. So, yan. Ito na tapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-unod, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Pahintayin na lang ng review ko in regards sa cornering netong JVT suspension. Yung mga drill. Ride safe. Peace out.